Hello my loves! Ako po si Pamela Clamil, ang narrator ng Lady Pam. Ang title po ng kwento natin ngayon ay Kabit. Simulan na po natin ang kwento. Magandang araw sa iyo, Miss Pam. Itago niyo ako sa pangalang Jerry. Itong aking ibabahaging kwento ngayon ay nangyari sa pamilya ng malapit kong kaibigan na tawagin natin sa pangalang Greta. Si Greta ay bunsong anak sa kanilang magkakapatid. Ang kanyang ina ay simpleng may bahay lang at ang kanyang ama ay pa-extra-extra sa pagdadrive ng mga truck. Ayon kay Greta ay mayroong hiduwaan ng kanyang ate Minta at ang kanyang nanay Letty. Oh Minta! Saan ka na naman pupunta? Sa halip na tulungan mo ako sa mga gawaing bahay rito ay mas pinili mo pang tumampay kasama ang mga barkada mong yan. Anong klaseng panganay ka? Pagbubungangan ng kanyang ina sa kanyang nakatatandang kapatid. Nakakainis naman! Puro daktak! Ano bang pakialam mo? Wika naman ng kanyang ate Minta. Magsasalita pa sana ng kanilang ina, subalit umalis ng kanyang ate. Tanging pag-iling na lang ang nagawa ng ina nila habang tinititikan si Mindang papaalis. Noong wala na si Minta, sina Greta naman ang pinagbuntungan ng kanyang kalit. Kayo, kapag kinaya niyong ate niyong yan, ay mas mabuti nang itapon ko na lamang kayo. Wika pa ng kanilang ina. Ano ka ba naman, Letty? Pati mga batang wala pang muwang ay pinagbubuntungan mo ng kalit mo. Biglang wika naman ng kanilang ama. Lalong nagtaasan ng mga kilay ng kanilang ina. Napalingon siya sa kanilang ama at saka nagwika ng... Isa ka pa! Kung nagkahanap ka sana ng matinong trabaho ngayon, eh di mabuti! Hindi na sumagot ang kanilang ama. Sa halip, ay bumaba na rin iyon sa kanilang bahay at saka nagpa siyang umalis papunta sa kanyang kaibigan. Dahil pinagalitan si Greta ng kanilang ina, umiyak sila ng umiyak. Naririndi ang kanilang nanay kung kaya umalis na rin sa kanilang bahay at di nila alam kung saan yon nagpunta. Paglipas ng humigit kumulang 2 oras, nakabalik na rin ang ama ni Greta. May dala itong mga papeles na di naman alam ng aking kaibigan kung para saan yon. Saan nagpuntang inyong ina? Tanong ng kanilang ama sa kanila. Hindi namin alam, Tatay Selmo. Basta umalis lang po si nanay nang di nagpapaalam. Tugon ni Greta sa kanilang ama. Napailing ang lalaki at napabuntong hininga. Sa halip na hanapin nito kung nasaan ang kanyang asawa, ay nagpa siya na lamang si Mang Selmo na pumasok sa kanilang silid. Inihanda niyang iilan niyang mga damit at pagkatapos ay muling lumabas sa kanilang silid upang kausapin si Greta. Paglabas nito ng kanilang silid, tumiretso ito kay Greta at saka sila kinausap. Greta, kung aalis ako, aalagaan mong iyong ina. Intindihin niyo na lang ang inyong ate Minda. Nais lang naman sana niyang mahalin at intindihin. Subalit di siya nakahanap ng pagmamahal at pag-intindi sa atin. Sabi pa ni Mang Selmo. Bakit itay? Saan ka po ba pupunta? Tanong ng isa nilang kapatid sa kanilang ama. Hindi nakasagot ang kanilang ama. Subalit ang inulit ni Greta ang tanong ng kanyang kapatid, nag-aalangan na sumagot iyon. Sa malayo, magkahanap ako ng pera anak para magawa ko kayong bahay ng maayos. Tugon niya. E kailan ka po babalik, Tay? Tanong ulit ni Greta. Napangiti na lang si Mang Selmo sa kanila. Hinawakan sila sa kanilang buhok at saka hinalikan sa kanilang mga noo. Habang nasa ganong sitwasyon, ay biglang dumating si Aling Letty. Nakangiti iyon at animoy may kung anong masayang nangyari sa kanya. Narito ka na pala, Selmo. Sabi niya nang makitang ama ni Greta. Mukhang masaya ka yata ngayon ha. Ano bang meron? Tanong niya. Tiningnan pa niya ng maigi ang kanyang asawa at animoy may kung anong inaasahang isasagot. Wala naman. Tipid na tugon ng babae kay Mang Selmo. Agad na napailing si Mang Selmo. Kasunod noon ay muli itong nagtanong kay Aling Letty. Kung gayon, saan ka ba galing? Napapailing ang babae.
Ayaw pa sana niyang tumugon sa tanong ng kanyang asawa. Subalit inulit namang Selmo ang kanyang tanong. Tuon ay napilitan itong sumagot. Sa kaibigan ko lang, nakipagkwentuhan. Napatingin sa kanya si Mang Selmo. Napangisi iyon na anim ay alam niyang nagsisinungaling ang kanyang asawa. Bago pa man magsalita ulit si Aling Letty, ipinakita ni Mang Selmo ang papel na kanyang dala. Sa darating na linggo ng alis ko, aalagaan mong maiging ating mga anak. Wika ng ama ni Greta. Sa halip na maging malungkot, ay tila nasihan pang babae sa kanyang napalitaan. Sige, basta huwag mong kakalimutang magpadala para sa mga anak mo. Sagot ni Aling Letty. Napatango na lang si Mang Selmo sa kanya at parang may hinihintay na nais niyang sabihin. Nang di na nagsalita pa si Aling Letty, ay muling nagwika si Mang Selmo. Umayos ka! Huwag na huwag mo kong bibigyan ng kahiyan. Sa oras na mabalitaan ko na may ginawa kang di ka nais-nais, puputulin ko ang ugnayan natin. Wika nito. Tanging pag-irap lang ang naitugon ni Aling Letty sa kanyang asawa. Agad din iyong pumasok sa kanyang slid, kung kaya sinundan ito ni Mang Selmo. Hindi na raw nawari ni Greta kung anong pinag-uusapan ng kanilang mga magulang, pero alam niya noon na may pinagtatalunan ng kanyang ama at ina. Iyon na nga po, Miss Pam. Nagkaroon ng oportunidad ang ama ni Greta na makapagtrabaho sa labas ng ating bansa. Kahit kasi driver lang, tinanggap niya iyon dahil sobrang layo daw ng agwat ng kita. Sa unang buwan ng kanilang ama sa labas ng bansa, nakakausap pa nila iyon. Kahit paano raw, ay naging maayos na kahit kaunti ang relasyon ng kanilang ina at ng ate Minda nila. Inay, saan ka po ba pupunta? At parang bis na bis ka po. Tanong ng ate ni Greta sa kanilang ina. Hindi sumagot si Aling Letty at sa halip ay nagpatuloy lamang ito sa paglalagay ng mga kolerete sa kanyang mukha. Dahil doon, inulit niya ang kanyang tanong kung kaya irritable ang sumagot si Aling Letty. Tuon kay Tito Paulo niyo. Sagot ni Aling Letty. Sino pong Paulo, nanay? Wala naman po akong kakilalang Paulo ah. Wika ng ate ni Greta. Napangiti si Aling Letty noon. Pagkatapos ay muli itong nagwika ng hayaan mo nak. Kung merong pagkakataon, itadalhin ko siya dito sa bahay natin at saka ipapakilala ko sa inyong lahat. Wika ni Aling Letty at pagkatapos ay nagpa siya ng umalis. Naiwan si Gretang Blanco ang isipan at di alam kung anong pinagsasabi ng kanilang ina. Nang mga panahong yun ay umalis din ang kanilang ate Minta at naiwan na lamang si Greta at ang isa nitong kapatid sa kanilang bahay. Sino kayang sinasabing Tito Paulo ni nanay? Naguguluhang tanong ni Greta sa kanyang kapatid. Sa di niya malamang dahilan, nakaramdam ito ng kilabot. Tila kasi may kung anong pumubulong sa kanya na huwag lalapit kay Paulo dahil masama itong tao. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik ang nakatatandang kapatid ni Greta. Halata ni Greta ang galit na galit ang kanilang kapatid, kung kaya tinanong nito ang kanyang ate. Ang inay natin! Mukhang ibang lalaki ng pinagkakaabalahan! Wika niya. Napakunot noo si Greta dahil di niya alam ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Tinanong niya ang ibig nitong sabihin, pero di na nakasagot pa ang kanyang kapatid. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bumalik sa kanilang bahay si Aling Letty. Napakunot noo pa ang magkapatid noong makita nilang may kasamang isang lalaking kanilang ina. Agad na lumapit si Greta sa kanyang ina at pagkatapos ay nagtanong ng ganito. Sino po yan? Napangiti si Aling Letty kay Greta. Hinaplos nito ang mukha ng kanyang anak at saka malumanay itong nagwika na hanga. Siya ang Tito Paulo niyo. Magmula ngayon, dadalas ng Tito Paulo niyo sa bahay. Wika ni Aling Letty. Nang mga panahong yun, nakaramdam ng matinding galit si Minta kung kaya walang paalam itong umalis sa kanilang bahay. Hindi naman nakapagsalita si Aling Letty. Halika Paulo at pumasok tayo sa kwarto. Malanding wika pa ng ina ni Greta. Napatango na lang si Mang Paulo
at saka sumama sa ina ni Greta sa pagpasok sa loob ng silid. Sinundan na lamang sila ng tingin ni Greta at di na inalampa kung anong kanilang ginagawa sa loob. Magmula ng unang beses na pumunta si Paolo sa bahay ni Greta ay tila merong kakaiba na sa kanilang nanay. At sa ginawang iyon ni Aling Letty ay lalong naging malala ang ate ni Greta. Hindi na yon umuwi sa kanilang bahay at kung umuwi man, sinisiguro niyang wala doon ang kanilang ina at saka si Paolo. Dahil sa ginagawa ng kanilang ina, itinigil niya mang Selmo ang kanyang pagpapadala sa kanila. Lalong naging kawawa si Greta dahil doon. Pipihira na lamang sila kung kumain. At kung kumakain man sila, ay mga tira-tira na lamang iyon ni na Paolo at ng kanilang ina. Pagtapos niyong kumain ng hapunan dyan, hugasan niyong mga plato ah! Utos ni Aling Letty sa kanila ni Greta. Napatango na lang si Greta habang nakatitig sa mukha ng kanilang ina. Noong wala na si Aling Letty, nag-usap ang dalawang magkapatid. Wala ka bang napapansin kay nanay? Sabi pa ng kapatid ni Greta sa kanya. Si inay, napapansin ko na parang nangangayayat ang kanyang katawan. Ang mga mata niya ay parang mulagat na mulagat at parang di niya kayang pigilan ang kanyang paglalaway. Tugon ni Greta. Ano kayang nangyayari kay nanay? Tanong pa ng kapatid ni Greta. Dahil di naman nila alam kung anong nangyayari sa kanilang ina, hindi na lamang nila iyon pinagtuunan pa ng pansin. Minabuti nilang tapusin ang kanilang pagkain at saka hinugasan nila ang ginamit nilang plato. Habang sila ay naghuhugas ng kanilang plato, nakarinig sila ng mga kaluskos sa loob ng silid ng kanilang ina. Sinundan iyon ng mga pag-anghel na parang gawa ng isang mabangis na hayop. Inakala ng magkapatid na baka may nakapasok na mabangis na hayop sa silid ng kanilang ina. Kung kaya iniwan nila ang mga platong kanilang hinuhugasan at saka pumunta sa tapat ng kwarto ng kanilang ina. Ano kayang nangyayari sa loob ng kwarto ni nanay? Tanong ni Greta sa kanyang kapatid. Nang makalapit na sila doon, ay patuloy pa din silang nakakarinig ng pag-anghel ng mabangis na hayop. Dahil doon, ay nagpa siya si Greta ang buksan ng pahagya ang pinto at tingnan kung anong nangyayari sa loob. Pagbukas nila ng pinto, laking gulat nilang magkapatid noong may makita silang dalawang aso. Napalingon pa sa kanila ang isa at nang makita sila ay lumundag ang mga yon. Nakabukas kasi ang bintana ng silid nila. Ilang segundong di nakagalaw ang magkapatid. Nagkatinginan sila at may mga tanong sa kanilang mga mata. Kinabahan silang pareho kung kaya dali-dali silang umalis sa tapat ng kwarto ng kanilang ina. Pumasok silang magkapatid sa silid nila. Noong naroon na sila, agad na nagtanong si Greta sa kanyang kapatid. Ano ba yung nakita natin? Hindi kaya aswang yon? Tanong ni Greta. Napakunot noong kapatid ni Greta. Hindi naman siguro. Hindi naman natin nakitang nagpalit ang anyo si nanay, di ba? Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nakarinig sila ng ingay sa labas ng bahay. Napayakap na lamang sila sa isa't isa noong may maulindigan silang mga yabag na papalapit sa pinto. Sinundan iyon ng mahina at tahan-tahang paglangit-ngit ng pinto na lalong nagpatindi sa kilabot na nararamdaman ng magkapatid. Ano kaya yan? Utal na tanong ni Greta ang mahalatang natatakot. Hindi ko alam kung... Hindi na ipagpatuloy ng kapatid ni Greta ang kanyang sasabihin. Nadinig kasi nila ang pagtawag ng kanilang pangalan at alam nilang poses iyon ng kanilang ate Minta. Napabuntong hininga na lang silang dalawa at saka dali-daling lumabas ng silid. Ate? Bungad ni Greta sa kanilang nakatatandang kapatid. Nasaan si nanay? Tanong ni Minda sa kanyang kapatid. Hindi namin alam. Pero kanina, may nakita kaming dalawang aso sa loob ng kanilang kwarto. Ang nakapagtataka nga lang ay wala doon sina Tito Paolo at saka si nanay. Pagkukwento ng kapatid ni Greta sa kanilang ate. Noong mga panahong yun, napamura na si Minta. Dali-dali silang tatlo sa paglapit sa tapat ng kwarto ng kanilang ina. Pagdating nila doon, walang pag-aalinlangan nilang pinuksan ng kwarto na yon. Pagkabukas na pagkabukas nila,
agad na tumambad sa kanila ang mapahong amoy na naroon. Ano pang meron sa salidin na nanay? Bakit sobrang paho? Nagpalinga-linga si Minta at napailing ito nang makita niyang isang pote ng langis. Nagtaka siya kung kaya naglakad ito papalapit ton at pagkatapos ay kinuha na ang nasabing bote. Pinuksan niya iyon at saka inamoy. Subalit muli itong napamura dahil sa amoy na naroon. Ano pang langis ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil tila lalong kumakalat sa loob ng silid ang mapahong amoy ng langis, walang pagdadalawang isip nitong tinapon iyon sa sahig. Nabasag iyon kung kaya napatitik si Greta sa kanya. Magsasalita pa sana si Greta, subalit may nadinig silang lumapag. Nagkaroon sila ng masamang kutob. Dahil ton, tali-tali silang lumabas sa silid ng kanilang ina. Saktong pagkalabas nila, ay nakita nilang papasok si Aling Leti at saka si Mang Paolo. Anong ginagawa niyo sa aming silid? Tanong ni Aling Leti sa kanila. Hindi sumagot ang tatlang magkakapatid. Salip ay napatitig sila sa kanilang ina at saka sa kabit nito. Halos di sila makapaniwala dahil basang-basa ang buong katawan ng mga yon. Lalo pa silang nakaramdam ng kilapot noong makita nilang may bahid ang pulang-pulang dugo ang mga labi nila. Noong mapansin ni Aling Leti na nakatitik si Naminda sa kanilang lapi, tali-tali silang pumasok sa kanilang silid. Bakit kaya may mga dugo sa labi si nanay? Tanong ni Greta sa kanyang mga kapatid. Napakibit balikat at napakunot noon na lang si Naminda dahil di naman nila alam kung anong nangyayari sa kanilang ina, maging sa kabit nito. Ilang minuto pa bago sila tuluyang pinalit ng kilapot. Dahil sa nararamdaman nilang kilapot, nagmadali silang pumasok sa kanilang silid. Kahit di naman sila sigurado sa kung anong napansin nila sa kanilang ina at sa kabit nito, iisa lang ang pilit na umuukilkil sa kanilang isipan. Hindi kaya aswang ang kabit ni nanay at sinadya niyang hawaan si Nanay Leti para maging kagaya niya? Tanong ni Minda sa kanyang sarili. Kailangan kong bantayan ang aking mga kapatid. Noong gabing iyon, doon sa may silid ni Greta natulog si Naminta. Kahit paano, ay nawala na ang takot na kanilang nararamdaman. Kinabukasan, nagising silang tatlo na wala si Namang Paolo at Aling Leti. Hindi man lang daw sila nakapagpaalam kung kaya nakampante na rin ang magkapatid. Napagmasyahan ni Mindang umalis at saka pumunta sa kanyang mga barkada. Kaarawan kasi ng isa niyang kaibigan kung kaya di niya iyon pinalampas. Aalis na ako. May pagkain naman kayo rito. Uuwi na lamang ako mamayang gabi. Wika niya kina Greta bago siya umalis. Tanging pagtango na lang ang naitugon ni Greta sa kanya. Tumaan ang mga oras at di pa rin nakakabalik ang ina nila at saka ang kabit nito. Maging si Minta ay di pa rin nakakauwi. Kung kaya kumain na lamang silang magkapatid at saka nagkulong sa kanilang silid. Bandang alas 8 ng gabi, may kung ano silang naamoy. Hindi nila matukoy kung saan yun nagmumula. Ano ba naman ang amoy na yan? Sabi pa ni Greta sa kanyang kapatid. Hindi ko alam at parang dumi ng manok na nabasa ng ulan. Tugon ng kanyang kapatid. Habang nasa ganong sitwasyon, nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak na tila umaaligid sa kanilang bahay. Noong una, inakala nila na baka ibon lang yun. Pero nang makarinig sila ng paghuni ng diktik, doon na sila kinabahan. Hindi kaya aswang na yan? Hindi na ipagpatuloy ni Greta ang kanyang sasabihin. Bigla kasing kumalabog ang pintuan ng kanilang salas. Sinundan iyon ang tunog ng pag-angil na papasok sa kanilang bahay. Halika, magtago muna tayo. Sabi pa ng kapatid ni Greta. Nagtago silang magkapatid sa loob ng aparator na gawa sa kawayan. Dahil di iyon nasasarhang mabuti, nakikita nila ang bandang pintuan ng kanilang silid. Walang ano-ano, nagulat sila dahil may narinig silang mga pagyabag na tila papalapit sa kanilang kwarto. Pilit nilang pinigilan ang paggawa ng ingay dahil nakaramdam na sila ng takot. Paglipas ng ilang sandali,
ay biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumulaga sa kanilang isang mapalahibong nilalang. Namamalikmata lang ba ako? Pulong na tanong ni Greta sa kanyang kapatid. Kinusot pa niyang kanyang mga mata. Subalit di naman nawawalang mapalahibong nilalang. Lalo lang silang kinilabutan nang mapansin nila na merong pangil ang nilalang at saka ang kanyang mga mata ay parang bilukang buwan na nagliliwanag. Ang lalo pa nilang kinakatakot ay nang makita nila ang parang peklat sa kaliwang braso ng nasabing nilalang. Pamilyar iyon sa kanila kung kaya lalo silang kinilabutan. Si Tito Paulo yan ah! Mahinang pulalas ng kapatid ni Greta. Ilang sandali pa, sumisingot-singot ang mapalahibong nilalang habang nagpapalinga-linga. Alam ni na Greta na silang hinahanap nun. Kung kaya nagpilit silang hinaan ng kanilang paghinga para di malaman ng nilalang na nasa aparador sila nagtago. Walang ano-ano, nagulat sila nang nasa tapat na ng aparador ang lalaking aswang. Alam kong nariyan kayo sa loob! Karalkal na wika niya. Sumingkot iyon sa tapat ng aparator at saka nagsimula ng maglaway. Lumabas kayo riyan! Ilang minutong tumayong mapalahibong nilalang sa tapat ng aparator. Subalit ang di pa rin lumalabas si Greta na paangil iyon. Kasunod nun, walang pag-aalinlangan niyang dinukot si Greta sa loob ng aparator. Nagpumiglas ang magkapatid. Subalit di nila iyon nagawa dahil sa lakas na tinataglay ng aswang. Ibinitin niya ang dalawa at saka dinala sa kusina. Noong naroon na sila, ay pinaupo sila ng nilalang sa upuan at saka ginapos doon. Huwag kayong magkakamaling gumawa ng ingay. Dahil kung gagawa kayo ng ingay at may makahuli sa atin, kakainin ko kayo ng walang alinlangan. Sabi pa ng nilalang. Lalong nahintakutan ng magkapatid. Sa halip na sumikaw, ay tahimik silang napaiyak. Kahit pilit silang nagpupumiklas, hindi nila magawa ang makatakas. Walang ano-ano, umalis ang nasabing nilalang. Nang makabalik na iyon, ay may dala itong isang sangkalan at saka patalim na ginagamit sa pagkatay ng baboy. Kakatayin ko kayo at saka kakainin habang di pa nakakabalik ang inyong ina! Wika ng Tito Paulo nila na isang aswang. Sa kabilang tako naman, nakaramdam ng kakaibang kaba si Minta. Kung kaya imbis na makipag-inuman sa mga barkada niya, ay nagpa siya itong umuwi na lamang. Subalit dahil gabi yun, hinatid ito ng dalawa niyang barkadang lalaki. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Minta, nagtataka sila. Sobrang tahimik kasi ng paligid, kahit nakasindi naman ng ilaw. Mukhang may mali rito ah! Sa kusina tayo dumaan! Simula nung una pa lang, wala akong tiwala sa hinayupak na kabit ng aming ina! Sabi pa ni Minta. Sa kadahilan ng iyon, ay pumunta silang tatlo sa tapat ng kusina. Naunang maglakad si Minta at sa likuran niya ang dalawang barkada niya. Tahan-tahang lumapit si Minta sa pintuan at agad silang natigilan noong makarinig sila ng mahinang umhol. Ang mga kapatid ko yan! Kinakabahang wika pa ni Minta. Noong mga panahong yon, inihanda ng dalawang lalaking kasama niya ang kanilang sarili. Inilabas ng isa ang kanyang patalhim at ang isa naman ay hinugot ng revolver sa kanyang tagiliran. Magpabayad ang Paulo na yan! Kung si nanay lang yan, ay alam ko na wala itong gagawin sa aking mga kapatid! Sabi pa ni Minta. Walang pag-aalin lang ang tinulak ng ate ni Greta ang pinto ng kanilang kusina at nagulat siya noong makita niyang isang mapalahibong nilalang na nakatayo sa tabi ng mga kapatid niyang nakagapos. Dahil sa ingay na gawa ng pagtulak nito ng pinto, napalingon na si Greta. Agad nila itong nakita at napatawag sa kanyang pangalan. Ate Minta! Napalingon din ang mapalahibong nilalang at agad iyong nakilala ni Minta. Mang Paulo! Anong kinagawa mo sa mga kapatid ko? Napaangil ang nilalang sa kanya. Subalit tong akmang aatake iyon kina Minta ay biglang nagpakita ang dalawang lalaking kabarkada niya. Pakawalan mong aking mga kapatid! Dahil kung hindi, papatayin ka namin! Sigaw pa ni Minta.
Hindi nakasagot ang nilalang at salip, mabalasik itong tumitig sa kanila. Naglalaway na rin iyon at parang takam na takam sa mga taong nakapalibot sa kanya. Hayop ka, Mang Paulo! Ikaw ang sumira sa pamilya namin! Pagkatapos, hindi ka pa nakontento! Yan pang gagawin mo sa mga kapatid ko! Wika ni Minta. Magsasalita pa sana ito, subalit biglang lumapit sa kanila ang aswang. Akmang aatake iyon sa nakatatandang kapatid ni Greta, noong bigla itong pinaputukan ng isang kasama ni Minta. Tinamaan iyon sa balikat, subalit parang wala lang iyon sa kanya. Muli pa itong pinaputukan ng lalaki, pero nakailag ang aswang. Laking gulat na lamang nila nang mabilis silang inatake ng aswang. Lumundag iyon sa kanilang tatlo, kung kaya natumba sila at tumilapon sa labas ng pintuan. Dali-dali naman silang tumayo at nang makita nilang papalapit sa kanila ang aswang, ay napasambit sila ng "Papatayin ka namin!" Sabi pa ng isang lalaki. Pinaputukan niya ulit iyon at saktong tinamaan ito sa tuhod. Saktong sa tuway-tuway iyon, kung kaya tiyagad nakagalaw ang aswang. "Minda! Kami nang pahala sa aswang na to! Iligtas mo muna ang mga kapatid mo!" Sabi pa ng isang lalaki. Mabilis na gumalaw si Minda at saka pumasok na sa kanilang bahay. Kinalagan niya ang dalawa niyang kapatid. "Tito muna kayo! May aayusin lang kami!" Wika niya at saka kinuha na ang patalim na pangkatay ng baboy. Marahan itong naglakad papunta sa likuran ng aswang. Alam niyang posibleng palingan siya nito ng atensyon, subalit puno na ng galit ang kanyang puso. "Itong bagay sa'yo!" Pagkasigaw ni Minda ng mga katagang iyon, tinaga niya ang batok ng aswang gamit ang hawak niyang patalhim. Nilingon nga siya ng aswang, pero nagawa na niyang sugatan iyon. "Demonyo ka! Mamatay ka na!" Sigaw ni Minda. Susunggaban na sana ito ng aswang na kabit ng kanyang ina. Subalit mabilis itong nilapitan ng dalawang lalaki. Hinawakan siya ng isang lalaki at saka sinaksak iyon ng isa pa. Kahit na malakas ang aswang, nabawasan iyon dahil sa sugat na nasa batok niya. Noong nagpupumiglas ang aswang mula sa dalawang lalaki, dali-dali namang kinuha ni Minta ang patalhim at saka tinaga ng tinaga ang aswang. Ungol ng ungol ang aswang dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Subalit ang magkaroon ito ng pagkakataon ay nagawa niya ang makapiglas. Mabilis namang pinaputukan iyon ang kasama ni Minta at inubos na niyang natitira niyang pala. Alam nilang tinamaan ang aswang na iyon, subalit di iyon tumigil sa pagtakas. Tiningnan na lamang nila iyon hanggang sa mawala na iyon sa karimlan. Noong mawala na ang kabit na aswang ng kanilang ina, dali-daling pumasok sa loob ng kanilang bahay si Minta. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin dahil takot ito na baka balikan sila ng aswang na iyon, lalo pa't nagawa ni Mang Paulo na hawaan ang kanilang ina. "Mabuti pa sigurong sumama na lamang kayo sa amin. Pabalik tayo sa bahay ng ating kaibigan. Doon, tiyak na ligtas kayo." Wika ng isang lalaki. Napatango na lang si Minta. Sumama nga silang tatlo pabalik sa bahay ng kanilang kaibigan at doon natulog ng gabing yon. Magmula noon, hindi na nila nakita pa si Mang Paulo. Maging ang kanilang ina ay di na rin nakauwi pa. Subalit ang bumalik sila sa kanilang bahay, naabutan nila na bukas ang pinto. Tapos, pagpasok nila sa kwarto ng kanilang ina, nakita nilang magulo sa loob at wala nang laman ang damitan nito. Dahil doon, ay malakas ang kutob nila na pakabuhay ang kanilang ina at malamang ay mas pinili pa rin itong sumama sa kanyang kabit. Magmula noon, ay wala na silang balita pa sa kanilang ina. Mabuti na lang at nakauwi ng kanilang ama at itong nagtaguyod sa kanilang tatlo. Naging matinong babae si Minta at palagi na niyang ginagabayan si Greta. Sa ngayon ay may kanya-kanya na silang pamilya at ilang taon na ring namayapa si Mang Selmo. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang Cherry. Hello my loves! Pahingi naman po ng favor.
huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa baba. Maraming salamat po!